Good day everyone, and welcome to our video presentation in our week 15 and 16 and of our subject Contemporary World, entitled Towards a Sustainable World. But before that, let me introduce to you the presenters of this presentation. First we have me, Sir Jomar Melindo, and together with me are these amazing people in my team, including Jomaica Lacandula, Bernadette Amogis, Liza Jane De Guzman, and Jan Cedric Alcantara. Now let's start with the table of contents. What are the topics that we are going to discuss in this video presentation? So in this video presentation, we have three parts. The first one is the Towards a Sustainable World, including the subtopic of what is sustainability, sustainable world, and what are the countries leading in sustainability. The second part is the sustainable development, including the subtopic of what is sustainable development, what are the types of sustainable development, and what are the two examples of sustainable development. The third part is the global food security, including the subtopic of what is global food security, what are the four pillars of food security, and the key factors that affect food security, and lastly, we have the consequences of lack of food security. So let's proceed with the first part, Towards a Sustainable World. What is sustainability? Sustainability refers to maintaining the current resources, environmental care, and even the economic growth of our society that even the future generation will benefit. And one of the best examples of it is business. Because in business, we have to sustain or maintain the profit, even the assets and liabilities, to ensure the progress and that you're going to stay in the business to grow and expand, that even your future generation will also benefit. But in contemporary world, we are talking about the sustainability of our economic growth, resources, and even our social well-being. Sustainable world is like giving our future generation the ability to meet and reach their needs without causing long-term environmental damage. So the basic principle of a sustainable world is to preserve our resources. There are some nations that are dominant and leading when it comes to sustainability. And this will be discussed by our next presenter, Ms. Liza Jane De Guzman. So let's proceed to the next topic, five countries leading sustainability. These five countries focuses on equal economic growth and environment system. First is Denmark. Denmark have had a financial system has remained stable. Ang GDP ng Denmark is expanded by 3.1%. And bakit nga ba naging rank number 1 ang Denmark? Ang Denmark is na-create or bumuo sila ng isang green culture policy kung saan sinusunod ito ng mga citizens sa Denmark. And yung kabuhayan sa Denmark is more on agriculture and fishing, kaya mas inaalagaan din nila yung environment nila kasi dun kumukuha yung ng income yung mga tao doon. And yung bansang Denmark is nag-share sila or nag-i-invest talaga sila sa eco-friendly culture. And yung percentage ng poor people sa Denmark is low. And Denmark provided more than 40% energy supply, and nagkakaroon talaga ng budget ang Denmark for their environment and climate change. The second one is Luxembourg. Luxembourg is the wealthiest country in the Europe Union and also called Green New Heart Europe. Dahil more on green countryside sa Luxembourg, and Luxembourg government has made commitment sa pangkalahatan noong 2018 sa pagpapanatili ng kapaligiran na maayos at malinis sa lahat ng aktibidad. And
Environment and Climate Change Strategy ang binuo para palakasin pa ito. And dinoble ng Luxembourg yung contribution nito sa International Climate Finance or ICF. Yung Luxembourg is advanced technology talaga sila, or more on mobility, pero na maintain pa din nila or na-sustain pa din nila yung responsibility sa environment nila, kaya super sustainability ng country. And the third one is Switzerland. And alam naman natin na super ganda sa bansang ito, di ba? Maraming magagandang mountains, fresh and plentiful water, and magaganda rin yung view or lugar na pinupuntahan talaga dito sa Switzerland. Isa ito sa mga reason kung bakit sustainable city sila. And pinapahalaga nila yung kayamanan ng kanilang bansa, kasi isa rin ito sa dahilan kung bakit maganda yung economic system ng bansa ng Switzerland. They implement environmental policies sa paggamit ng renewable energy to protect their environment. Ang Switzerland is nagkaroon ng limit sa mga magsasaka or nagmimina sa kanilang bansa or sa kanilang lupain para hindi magkaroon ng pinsala para maprotektahan ang kalupaan sa kanilang lugar. And the next is United Kingdom. The UK have a 4 objective, include social progress and equality, environmental protection, conservation of natural resources, and stable economic growth. UK doing minimize waste, reuse materials as much as they can to protect their environment. UK avoid plastic waste, or iniiwasan nila na yung paggamit ng mga plastic cups, plastic bags. And UK have a target to achieve net zero greenhouse gas emission. And the United Kingdom mayroon guide environment policy and funding for their next 10 years for their environment system. And lastly is France. France set a goal of carbon neutrality by 2050. Yung mga citizens sa France is ginagawa yung environment responsibility nila. Aware sila dun, and it is like lifestyle habits. Parang ginagawa na lang nila na habits yon, yung pag-alaga sa kapaligiran nila, ginagawa nilang lifestyle habits, and like buying sustainable products. And France is nagkakaroon sila ng green activities to protect their environment, and naglilimit sila ng pagtatayo ng infrastructure sa kanilang bansa. Alam naman natin na parang masamain sa lupa, diba, kapag super dami ng infrastructure na tinatayo sa bansa. And the next slide. Sustainable development. Ano nga ba ang sustainable development? For me, ang pagkakaintindi ko sa sustainable development is yung mga needs ng mga present na mga tao is parang nasusustain nila, at saka yung mga needs ng mga for future generation is naka-ready na para kung dumating man yung mga future generation is hindi nila kailangan na mangailangan, kasi nga naka-ready na yung mga needs nila. So we have 3 types of sustainable development, which is economic viability, environmental protection, and social equity. So ano nga ba ang tatlong ito? Ang economic viability naman is ito yung mga budget ng economy or ng ekonomiya natin. Hindi kasama doon or nakabukod doon yung budget ng mga tao. Sa environmental protection naman, ito yung mga pangangalaga or pagpoprotekta sa environment natin. Ang social equity naman, ito yung pagbibigay ng pantay-pantay na pagtingin sa mapamayaman man or mahirap, magkakaibang lahi man, mapute or maitim. So we have
two examples of sustainable development, which is solar energy and crop rotation. Ano nga ba yung solar energy? Yung solar energy, ito yung paggamit natin ng solar panel para yung mga sikat ng araw is yung solar panel ay yung mag-absorb ng sun rays or sikat ng araw para magbigay ng electricity. Ang crop rotation naman, ito yung pag-ikot or ang pagdaloy ng mga pananim tulad ng mga wheat, ng mga vegetables, fruits, and etc. Ang next topic naman ay global food security na ire-report ng aking kagrupo na si Ms. Jomaica Lacanduda. So thank you, Mr. Jel Cedric Alcantara. Now we proceed to global food security. So what is global food security? Ang global food security ay isang kakayanan na makapagbibigay ng pagkain na angkop sa pamumuhay ng mga tao. Ang konseptong nito ay naghahandog ng suportang pagkain sa lahat ng tao, lalo na sa mga nangangailangan. Dito rin tayo magkakaroon ng kaalaman sa mga kaganapan patungkol sa pagkain gaya ng pagbabago ng klima na nakakaapekto sa kalidad ng pagkain, pagtaas ng populasyon na makakaapekto naman sa demand ng pagkain. So may mga hakbang na gagawin upang magigligtas ang pagkain, mga patakaran at programa kung paano umunlad at solusyunan upang labanan ang kakulangan sa pagkain. So, ang food naman, ito ang ating basic human needs na kung saan ay nagbibigay sa atin ng lakas, sustansya o bitamina. Pwede rin nating makonsider ang ating mga household or magulang na food secure dahil hindi nila tayo hinahayaang magutom ang kanilang pamilya. Gaya na lang nitong global food security, tinitingnan ang bawat kalidad ng bawat pagkain na ihahain sa hapagkainan para masigurong walang sasakit ang tiyan at safe ang ating kakainin. So meron tayong tinatawag na 4 pillars of food security. Ito sila: availability, access, use and utilization, at sustainability. Sa availability naman, it refers daw sa physical ng foods. Kung titingin tayo ng pagkain, sisiguraduhin natin na ito ay makakain at maganda ang appearance. Walang bulok or anumang sira. Ang access naman, dapat lagi tayo may naiimbak na pagkain. Para sa oras na kailangan natin, mayroon tayong mapagkukunan. Kasi, di ba minsan, napupuyat tayo, syempre makakaramdam tayo ng gutom, lalo na kung late na tayong matutulog. So, kailangan meron tayong access sa pagkain para naman, di ba, hindi tayo nakakaramdam ng gutom at hindi natin mararanasan yung magkasakit, magkakaroon ng ulcer, ganon. So, ang use and utilization naman, pag sinabing use and utilization, dito na pumapasok yung pagdedesisyon. Ito yung kung ano lang ang dapat natin kailangan bilhin at kung ano ang klaseng pagkain lang ang dapat nating bilhin para hindi magastos at masayang. Bakit ka bibili ng sobra kung di mo naman mauubos? At bakit ka naman bibili ng di mo kailangan maiimbak lang at mamumulok? So, ang stability naman, ito yung titiyakin natin na yung pagkain ay magtatagal nga ba para maitabi natin ito at umabot pa ng maraming araw para makain natin ito at hindi masayang. So, ayun lamang po. And now, and to discuss the key factors that affect food security, may I call on Ms. Bernadette Amogis. Thank you, Ms. Jomaica Lacanduda. Now, let's proceed to the next slide. The key factors that affect food security. First is population growth. Sa madaling salita, ito ay patuloy na pagtaas ng populasyon sa isang bansa. Kaakibat nito ay ang patuloy din na pagtaas ng demand ng mga basic necessities or basic needs ng mga tao sa bansang ito. Tulad na lamang ng food and water na magre-resulta sa unti-unting pagkaubos o pagkababa ng resources nila. Next is global water crisis. Ibig sabihin naman nito ay
Malaking kawalan sa isang bansa ang kakulangan sa tubig dahil malaki o marami ang magiging masamang epekto o dulot nito sa mga tao at mga businesses. Mag-i-struggle ang mga tao sa paghahanap ng mapagkukunan ng tubig na siyang kinakailangan sa maraming bagay. Halimbawa na lang sa pag-inom ng tubig, paglalaba, paghugas ng pagkain, at iba pa. Especially sa mga business and agriculture ng isang bansa tulad ng pagtatanim ng mga prutas, pagsasaka ng mga palay na nangangailangan ng tubig para lumago o magkabunga ito na siyang pwedeng ibenta sa mga market na makakadagdag sa pagtaas ng ekonomiya ng isang bansa. Sunod naman ay climate change. Isa ito sa mga factor ng food security dahil dito nagkakaroon tayo ng tagtuyot at tagulan na siyang sumisira sa mga pananim na mga magsasaka na dapat ay naibenta na sa masa tulad ng mga bigas, prutas at iba pa. Malaking factor ito dahil sa pagbabago-bago ng klima na siyang nagpapabigat ng buhay ng mga farmers kaya nalulugi at nagkakaroon ng mga scarcity ng mga produkto sa isang bansa. Nagiging malaking problema ito dahil nagkakaroon ng food shortage. So, let's proceed to the next slide. Land degradation. Ito naman ay nagkakos ng multiple factors tulad ng extreme weather condition. Pinaka-the-best example nito ay ang drought or ibig sabihin nun, tagtuyot na tumatagal na mahabang panahon na nagdudulot ng shortage sa tubig na nagbibigay ng malaking impact sa ating kalusugan, agriculture, economies, energy, and especially sa ating environment. Next ay ang greedy land deals. Ito ay pagbili ng mga mayayamang negosyante ng isang malawak na lupain na i-convert into different infrastructure like buildings, businesses, ganon. Example nito ay ang government and corporation. Bumibili sila ng mga milyon na mga hektarya ng mga agricultural land sa mga developing countries para ma-secure nila yung pansarili nilang food security sa mahabang panahon. Next is competition with biofuels. Ang biofuels is a liquid fuels that produce from renewable biological source including plants and algae. Itong mga biofuels na to ay nagiging root cause ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin natin. Tulad ng mga pagkain na kinukonsume natin sa ating katawan. At nagre-resulta ito nagbibigay ito ng malaking impact sa mga household na hindi afford yung mga bilihin kasi nga mataas ng presyo. Next slide is declining farmers population. Ito ay patuloy na pagbaba ng bilang ng mga magsasaka sa isang bansa dahil sa mga challenges na nararanasan nila tulad na lang ng climate change, tagtuyo, tag-araw, o mababang quality ng soil, ng lupain, at iba pa. Dahil doon, napipilitan silang palitan na lang yung trabaho nila at maghanap na lang ng ibang trabaho. Tulad na lang ng pagpunta nila sa Maynila, dahil doon, nagkukulang na tayo sa farmers, kaya nagkakaroon tayo ng shortage sa mga palay. Kasi nga, wala nang mag-aani. Next slides are the consequences of lack of security that leads to poverty. Meron tayong tatlo. Social disorder, health issues, and low productivity. Una, social disorder, it is a form of public engagement that disrupted to the public order.
kumbaga, dito sa social disorder, nagkakaroon din ng kaguluhan. Nagkakaroon ng riot, may mga na-injured na, may mga nade-damage na property. Dahil nga, wala nga peace and order. Wala na silang pakialam sa batas, basta masunod na lang yung gusto nila. Yung example ko dito is yung nag-pandemic nga, sinabi din sa balita na no hoarding. Pero yung ibang tao, hindi nasusunod yun. Kasi nga, mas gusto nila, masunod yung sarili nilang gusto. Para ma-secure nila yung pagkain nila within a month. Kahit may inilabas na yung government ng susundin kung ilan lang pagkain ang dapat meron ang isang household, pero hindi nila sinusunod yun. And then, meron pa akong isang example, tulad ng nagkaroon tayo ng shortage sa asukal. Nagkaroon tayo ng shortage doon. Tapos yung government naglabas na ng panukala na bawal mag-hoard ng maraming asukal. Kasi yung iba nag-hoard tapos tinataasan nila yung presyo. Tapos yun, nawawala na ng kakayahan yung ibang tao na bumili ng asukal kasi nga napakataas ng presyo. Yung social disorder is isang paliwanag lang is ano siya, kawalan ng peace and order sa isang bansa. Hindi na nila sinusunod kung ano yung nasa batas nila. Basta masunod nila yung gusto nila. Next is health issues. Yung health issues naman is ano siya, connected siya sa mga pagkain na kinukonsume natin sa araw-araw na hindi natin namamalayan na yung pagkain pala na yun is hindi siya good for our health. Basta kung ano lang makita natin, kung ano lang yung gusto natin kainin, kakainin natin. Wala tayong pakialam kung ano man yung sakit na maidudulot nito sa bawat pagkain natin ng sobrang tatamis. Diba, pwede tayong magkaroon ng sakit. Ayon yung health issues. Yung mga tao is hindi na sila nagiging concern sa pangangatawan nila. Tapos yung iba naman, ano, sa sobrang takaw nila, hindi na nila namamalayan na nauubusan na pala yung iba. Nagkakaroon na ng shortage sa mga pagkain na basic necessities ng mga tao. And lastly, the low productivity. Ito naman is yung gobyerno ay nag-i-struggle na mag-produce ng mga products or food na ginagamitan nila ng same resources. Kasi nga, yung resources na yun is, ano na siya eh, unti-unti nang bumababa or unti-unti nang nauubos yung resources na yun. Kaya yung government, nahihirapan na sila mag-produce ng napakarami kahit pa alam na nilang makakatulong yun sa pagtaas ng economy nila. Pero wala silang magagawa kasi yung resources o yung pangunahing pinagkukunan nila ng ingredients na yun is ingredients para sa pagkain na yun at products na yun is nauubos na. So, next slides. Yung next slide naman is yung mga references kung saan dun kami kumuha ng mga information na inilagay namin sa PPT. Kung gusto nyo pa ng mas informative na, kung gusto nyo pa ng maraming information about our topic, pwede nyo yan i-click yung link below. Yung mga references, yan yung mga link, pwede nyo yung basahin para mas lalo kayong maliwanagan. Then that's all for today. Thank you po. Thank you for watching. That's all.